Hello! Isang magandang-magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Good morning! Isang maulang araw para sa bawat isa po sa atin. Yes, maulan po dito po sa lugar ng Quezon. Kadarating lang po ng inyong lingkod. At narito po ako para sa 11th anniversary celebration ng Living Water Baptist Church, Quezon, Sampaloc, Quezon, under the leadership of the very handsome and hardworking pastor ng gawain po ng Panginoon sa lugar na ito. Walang iba kundi si Pastor June Salcedo. Pastor June, bati ka naman sa ating mga regular viewers. Good morning po sa lahat at lalo tigit sa mga supportive viewers po ng ating pong bishop. At lagi po natin, alam po na lagi po pagpapala sa atin ang salita ng Diyos. At nawa po ngayong umaga ay muli po mapagpala po tayo na sa mensahe po muli na dadalhin sa atin po natin po mahal na bishop. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Thank you so much, Pastor June. And please do pray for the success of the 11th anniversary celebration ng Living Water Baptist Church. Now, this morning, ayoko pong matigilan po tayo sa ating pong Believer's Breakfast with BFDV, lalo na po sa mga youth na sumusubaybay po every morning dito po sa ating pong salo-salo mula sa salita ng Diyos. Ang ating pong talata ngayong umaga, Psalm chapter 16 and verse number 8. Psalm chapter 16 and verse number 8. Maganda po yung idea po ng ating tatalakayin. Pwede po natin pamagatan nito na I shall not be moved. I shall not be moved. Okay? Psalm chapter 16 and verse number 8. Ang sabi po ng psalmist, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. I would just like to share a very simple message mula po sa isang verse na ito. Again, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. So doon natin kinuha yung title. So ilang bagay po ang gusto ko pong ibahagi mula sa verse na ito. Una po, we need to consider always the right place of God in our lives. Consider the right place of God in the life of the believers. Ano po at saan po ang tamang lugar ng Panginoon? Kunin po natin yung idea. Ang sabi po niya, I have set the Lord always before me, sa unahan ko. Alam niyo po, ang tamang lugar ng Diyos sa buhay po natin, siya po ang dapat laging nasa ating harapan. Siya po ang dapat laging nasa ating unahan. Hindi po ang kahit sino, hindi po ang kahit ano. Sa marami pong mga larangan ng ating pong buhay, maging sa usapan po ng priority, maging sa usapan po ng place, ano po. So, it is always good to make sure na ang Diyos po ay nasa harapan at nasa unahan ng ating buhay. So, maganda po that as we listen to this message, medyo suriin po natin ang sarili natin. Kamusta sa buhay mo? Nasaan ba ang lugar ng Diyos? Pang-ilan ba ang Diyos sa buhay mo? Siya ba ay priority mo? So, this is about the right place of God and our right priority. Yung ating pong, yung lugar po ng Diyos sa buhay natin at ang prioridad po natin sa ating buhay. Ang sabi ng psalmist, again, I have set the Lord always before me. Alam niyo po, masarap humakbang na alam mong nasa unahan natin ang Diyos. Maganda pong magpasya na alam natin kasama po natin ang Panginoon. Let us always consider the presence of God in our lives. Mga kapatid, mga minamahal, the right place of God in the lives of the believer. Okay, second, the reliable protection of God. Maganda rin po na mabigyang pansin po natin dito yung pwede po nating pagtiwala ang protection ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. So, ang idea naman po ng right hand dito, actually po, sa Bible, yung pong right hand, sa expression po, this is actually the place of the defender. Diba? Kaya nga, yung lugar ng Diyos, pwede pong sa usapan ng priority, pwede rin pong sa usapan ng protection. I have set the Lord always before me. Ha? Laging nasa unahan ko ang Panginoon. Because He is at my right hand, expression po yan. This is the defender, the place of the defender. He is at my right hand, I shall not be moved. Alam niyo po, pagka ang Diyos ang prioridad mo,
at nasa tamang lugar ang Diyos sa buhay mo, hindi ka makikilos. Ang isang magagandang paalala po sa atin na kung saan po pwede po nating suriin yung pong mga dahilan kung bakit easily namumove po tayo. Baka po kasi mali ang ating prioridad. Baka wala po ang Diyos sa kanyang tamang lugar sa buhay po natin. Baka hindi po tayo sa Diyos dumidepende at hindi po natin ikinukonsider na ang Diyos ang ating pong tagapagtanggol. Kaya sa anumang sitwasyon ng buhay, God is our defender. Sa anumang laban sa buhay, God is our defender. Sa anumang atake ni Satanas sa ating buhay, God is our defender. Para hindi po tayo mamove, make sure na ang Diyos ay laging nasa unahan natin, siya po ay nasa ating kanan, upang tayo po ay hindi makilos. Sa isang simpleng thought lang po, actually po, umalis po kami ng 4 a.m., kaya medyo matindi po ang labanan. Puyat po ang inyong lingkod. Ayoko lang pong mamiss ninyo na makarinig po ng salita ng Diyos mula po sa inyong lingkod. Napakaganda po. And if you can memorize this verse, ano po, ang ganda pong paalala po at magiging lakas at kalasag po natin. I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. Huwag mong ipaglaban ang sarili mo, hayaan mong ang Diyos ang makipaglaban sa iyo. Mga talata po na po pwede nating panghawakan na ang Diyos ang ating pong magagarantihan na talagang ating pong tagapagtanggol. Ang sabi po, the Lord shall fight for you, you shall hold your peace. Ang sabi ng Romans chapter 8, if God be for us, who can be against us? Ang sabi ng ating pong teksto, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. Kaya kung tayo po ay napagpala dito po sa ating pong Believer's Breakfast with BFDV, i-apply po natin talaga sa ating buhay ang katotohanan ito. So muli po, thank you so much sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Thank you sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating pong Believer's Breakfast with BFDV. And please continue to like, comment, follow, subscribe, and share our YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan yung YouTube channel po natin, BFDV at LWBC. Again, thank you so much. Have a nice day. God bless you all. To God be the glory.